Magandang hapon po muli sa inyo lahat na tagdusubaybay ng aming programang Ipaglaban Mo. Sa lahat ng paglilitis ng kasong kriminal, dapat patunayan ang pagkakasala ng nasa sakdal sa pamamagitan ng ebidensyang kapani-paniwala. Pagdating sa parting ito, laging magkaiba ang salaysay tungkol sa tunay na pangyayari. Ang bawat panig ay nagsasabing mali at kasinungalingan ang salaysay ng kabila. Tanging hukuman lamang ang nagpapasya kung alin sa salaysay ang tama o mali. At sa pagpapasyang ito, kailangang makita ng hukuman na kapani-paniwala hindi lamang ang nagsasalaysay, kundi ang kanyang sinasalaysay. Yan po ang ipakikita ng ating kaso sa hapong ito na pinamagatang Babalikan Kita. Panoorin po natin. Masusunog na ata yung isang yan, oh. Oh, ayan. Pwede na yan. Tagay mo na yan dito. Ang dahil mainit. Oh, ayan. Sarap nito, oh. Pare. Pare. Oh, sige. Sige. Eh, birthday ko siyempre. Kayong dapat kumain ng kumain. Oh, pare. Ito pa. Ikaw, Noemi, tinatanggap mo bang maging asawa si Rodel? Mga kasama mo sa isang hubong, paglilingkuran at mamahalin ng buong katapatan sa hirap at kinahanap. Kamatayan ang maaaring makapaghiwalay sa inyo. Ikaw, Rodel, tinatanggap mo bang maging asawa si Noemi? Mga kasama mo sa isang hubong, paglilingkuran at mamahalin ng buong katapatan sa hirap at kinahanap. Kamatayan ang maaaring makapaghiwalay sa inyo. Sa kapangyarihan ipinagkalob sa akin ng batas, kayong dalawa, Rodel at Noemi, ay ipinapahayag kong mag-asawa na. Kamatayan ang maaaring makapag-iwalay sa inyo. Kamatayan ang maaaring makapag-iwalay sa inyo. Kamatayan ang maaaring makapag-iwalay sa inyo. Kaano-ano mo ang napatay, si Rodel Torres? Asawa ko po. Kasal kayo? Hindi po, live-in lang po kami. Gaano katagal na kayong live-in? 3 taon po. Yung nakapatay, si Noemi Torres, kaano-ano niya si Rodel Torres? Tunay na asawa po. Tunay na asawa? As in, kasal? Legal? Gano'n ba ibig mo sabihin? Ganun na nga po. Ang sabi mo, maayos ang buhay niyo. Hindi kayo kinakapos. Bakit kailangan magpaalila ka sa Singapore? Maayos naman ang buhay namin eh. Pero mahirap lang kami. Hindi man kami kinakapos, kulang pa rin ang kinikita naming mag-asawa. Kaya kinailangan ko magpunta ng Singapore. Maayos pero mahirap. Hindi kayo kinakapos pero kulang ang kinikita. Mukha yatang hindi magkatugma. Isang public school teacher lang ako, attorney. At ordinaryong government employee lang ang asawa ko. Mahirap bang intindihin yun, attorney? O baka naman gusto niyo detalyado pa ang kwento ko?
Well, mas makakabuti siguro yung kwento mo. Baka sakali makakuha tayo ng pangdepensa. Gusto mo ako magkwento? Sige. Kukwento mo ito. Malayong panggagalawin ng tatay mo, siguradong gutom yung pag-uwi. Huwag mong gagalawin yan. Mama, gutom pa ako eh. Alaan lang yung pag-ano niya. Hindi ko hindi. Gutom yung pag-uwi niya, iwan mo yan dyan. Tsaka, Nay, gabi na eh. Tsaka, hindi na uwi yung sintay. Ingat mo to. Sabi na sabi, hindi naman sigurado. Parang hindi ka naman sanay sa lingguha pag-uwi ni itay. Sigurado naman na hindi uwi ngayon yun eh. Dahil kung uwi yun, dapat kahapon pa. Eh, Sabado ngayon eh, wala pa siya. Kaya sigurado ako sa isang linggo pa inuwi. Kaya inay, akin na lang yun. Hintayin mo ah. Kung siguro pagkalipas ng mga dalawang oras, wala pa yung tatay mo. Sige, kainin mo yan. Hindi naman, ang tagal naman nun. Kalahating oras na lang. Kuya, bigyan mo ako dyan ah. Sobrang makamang bata kayo. Sige na anak, kainin mo na. Batang hindi kumain na isang linggo eh. Nakahiya kayo. Hindi ka kumain kanina. Wala na ako ng gana eh. Akala ko kasi pag-uwi ko rito, masarap na pagkain ang haabutan ko. Pitong galunggong na naman pala. Eh ano pa bang inaasahan mo? Salita mo na kinikita mo. Kanina nga, dumating dito yung kolektor ng ilaw eh. Binayaran ko yung dalawang buwan nating utang. Pati sa tubig, dumating din kanina. Paano pa yung pambaon ng mga bata? Pasalamat ka nga, kahit maliit lang ang sweldo ko, ay nakakaraos pa rin tayo. Kaya, kontento ka na? Ganon? Kalibasa, kung sinunod mo lang yung sinabi ko sa'yo na magtrabaho ka abroad, edi sana, mas masarap na pagkain yung kinakain mo. Pag-uusapan na naman ba natin yan? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, pwede tayong umasenso kahit hindi tayo magtrabaho sa abroad. Paano naman tayo aasenso? Pareho tayo nasa gobyerno, hindi ba? Teacher ako, ordinaryong empleyado ka. Parehong maliit ang kita natin. Paano naman tayo aasenso noon, Aber? Kung ayaw mo mag-abroad, ako mag-a-abroad. Para ano? Ha? Para magpaalila? Kung ako, hindi mo ako maipaglabi. Ibang tao pa. Naipamlansya mo na ba ako ng gagamitin ko? Para sa sunod ng linggo? Hindi. Isang linggo ako nagtatrabaho dito. Pero ako pa rin ang gumagawa. Alam mo, kung makasalita ka, kala mo ikaw lang nagtatrabaho sa isang linggo. Mabuti ka pa nga hanggang alas 5 ka lang eh. Ako umaabot ng hanggang alas 12. Ayan o, tingnan mo yung mga papeles ko dun o. Gumagawa ako ng lesson plan, nagche-check ako ng mga homeworks. Ano pa ba gusto mo? Alam mo, sawang-sawa na ako dito sa buhay na to eh. Gusto ko naman makaranas ng
Masarap na buhay, alam mo? Imbes na ang kinakwento ko kung magkano yung utang mo, utang natin, sana ang mga kinakwento ko ay magkano naiipon natin. Ewan ko sa'yo, ah. Basta ako, ang gusto ko, magtatrabaho na lang ako abroad. Pupunta ako abroad. Dadagdag ka pa sa ibang maestra dyan na imbis na turuan yung mga kabataan dito, magpapalila ka sa mga banyaga? Nasaan ang prinsipyo mo? Prinsipyo? Alam mo ba na ang prinsipyo na bibili ng mataas na sweldo? Alam mo ba yon, ha? Ngayon, kung dumating ang araw na yung prinsipyo mo ay makakain natin, siguro mag-iiba ang isip ko. Siguro. Ikaw ang bahala. Pero huwag mo akong sisisi kapag may masamang nangyari sa'yo. Eh kung may maganda namang mangyari sa akin, damay ka rin, di ba? Prinsipyo ka pa dyan. Sama ka rin naman sa kikitain ko, hindi ba? Niligaya ka rin naman sa kikitain ko, hindi ba? Sa palagay niyo, attorney, tama ba o mali ang naging desisyon ko? Tanong ko, sagot ko. Tama naman ang desisyon ko eh. Kumita ako ng malaki. Kumakain ng masarap ang mga anak ko. Nabihisan ko silang maganda. Nakabili ako ng mga magagandang mga bagay sa bahay, mga gamit namin. Pero alam niyo nung naging mali. Nagkahiwa-hiwalay kami. Gumanda nga ang buhay nila. Pero nawalan naman sila ng mga magulang. At yung mga prinsipyo kong asawa, magaling. Pinabayaan niyang mamuhay ng mag-isa ang mga bata. Siyempre, solo na niya ang sweldo niya eh, di ba? Abay, di nagbuhay, binata na siya. At nakahanap pa ng kabit! Yun yun! Paano mo nakakilala si Rodel Torres? Nung mamatay ho yung inay ko, ipinamana niya sa amin magkapatid siyang bahay namin. At para makadagdag sa panggastos, pinaupahan namin yung isang kwarto. Dumating siya. Igibain na raw yung bahay na tinitira niya, kaya naghahanap siya ng malilipatan na malapit din sa pinagtatrabuhuan niya. Hindi ho kalakihan ng kwarto, pero pwedeng dalawahan. Ilan ho ba kayong titira? Ako lang mag-isa. Tamang-tama pala, kasi hangga't maaari sana ayaw namin magkapatid ng marami. Lahat nga pala na nakita niyo dito sa kwarto, yung cabinet, electric fan, kama, lahat yan kasama sa upa. At maliban lamang sa kwarto namin magkapatid, lahat ng lugar dito sa bahay pwede niyong galawan. Sunod kayo sa akin para makita niyo yung kusina, para alam niyo kung saan kukuha ng tubig, kape, pagkain. Sige. Halika kayo dito. Ah, oo nga pala. Diyan pa kusina. Halika na. Kumain ka na. Ang sarap pala magluto. Ginanahan ako ng gusto ah. Alam mo, matagal-tagal na rin ako hindi nakakatikim ng ganitong kasarap na pagkain. Kita mo na, nahihiya ka pa kanina nung niyayaya kita. Eh di kung hindi kita pinilit, hindi mo matitikman yung luto ko. Kung hindi, ang laking pagsisisi ko. Kailan kaya maulit ito? Araw-araw. Yun naman talaga ang plano ko eh. Inalam ko lang muna kung magugustuhan mo yung luto ko. Maganda yung binabalak mo yan. Ha?
Makakatipid ako. Ito, pero dadagdagan ko na ng pamalengke mo. Huwag na. Kasama niya sa upa mo. Tutal, wala naman dito yung kapatid ko. Tatlong buwan siya sa destino. Hmm. Alam nga naman magluto ko para sa sarili ko lang. Nakakaya naman yata sa'yo. Pero libre ilaw, libre tubig. Pati ba naman pagkain, libre pa rin. Okay lang yon. Basta gusto mo yung luto ko. Di ba? Uy, meron akong nilabas ng bagong ulam ito. Oh. Hindi mo pa natitikman. Kuha ka. Aba, kapag ganito, kasarap ang pagkain. Kakapalang ko na pagmumukha ko. Machado yan. Ah, machado to? Paborito ko to. Damit ko yan, ah. Mukhang pati ata yan, eh. Libre ilaw, libre tubig, libre pagkain, pati laba, libre. Makakaya naman sa'yo. Ikaw talaga, oh. Hindi. Teka, tulungan na lang kita. Uy, ano? Huwag ka magganyan. Ako na. Ayos lang. Huwag ka na mahiya. Di bali na, pumasok ka na lang sa loob ng bahay at may merienda doon. Sige na. Eh. Ano? Eh, ikaw, sige na. Nagmerienda ka na ba? Hindi pa iniintay kita, pero kung ka na, mauna ka na. Ako na dito. Teka, tulungan na kita. Iintay na kita. Ha? Hindi bagay sa'yo eh. Ayos lang. Ano ba? Ayusin mo, ganito. Ay! Oh, follow mo yun ah. Pati ba naman pamamalaan siya, nililibre mo na rin. Nasanay kasi ako na may pinaglilingkuran ako. Inay ko, itay ko, kapatid ko. Eh, wala naman yung mga magulang na namin, kaya kapatid ko na lang. Nawala naman ngayon at nakadestino sa trabaho. Ti, buti nga nandiyan dyan ka eh. Hindi ako sanay na walang ginagawa. Ngayon na nandito ka, ti meron akong napagsisilbihan, meron akong kasala sa pagkain, may napagluluto. Masaya. Masaya ako. Alam mo, lahat na yata ng katangian ng isang asawa na sa'yo na eh. Mapalad ang lalaking mapapangasawa mo. Sayang. Sana. Bye, huwag na lang. May problema ka ba? Kahit nung nandito siya, eh, parang wala rin akong asawa eh. Alam mo, yung ginagawa mong paglilingkod sa akin, hindi ko naranasan sa kanya. Sana. Sana ikaw na lang naging asawa ko. Nung unang kita ko pa lang sa'yo, alam ko na may pananagutan ka na. Pero hindi ko binigyan ng pansin yung katotohanan na yun eh. Ang naramdaman ko, parang may kulang sa buhay mo. Hindi ka masaya. Pareho tayo. Hindi rin ako masaya. Nung umpisa pa lang, alam natin pareho na madaling gumaan ang loob natin sa isa't isa. At ngayon, gusto ng mga damdamin natin na lalo pang magkaunawaan.
wala tayong karapatang pigilan sila. Mula noon, namuhay na kaming parang mag-asawa. Makalipas ang 6 na buwan, nagbunga aming pagmamahalan. Lalong dumalang ang pag-uwi ni Rodel. Pinabayaan na niyang mabuhay ng mag-isa yung mga bata. Isang bagay na hindi natanggap na mapanuring damdamin ng mga bata. Kinutuban sila na meron ng ibang nangyayari sa buhay ng kanilang itay. Kaya sinunod nila ang kutob na nararamdaman nila. Magandang hapon po. Ah, kasi po, may nakapagsabi po sa amin na dito raw po nakatira si Rodel Torres. Dito nga. Ate Irma, may naghanap kay Kuya Rodel. Del Torres. Ah, nandiyan ba po yung itay namin? Mga anak, alam kong malaki kasalanan ko sa inyo. Patawarin niyo ako. Alam niyo, mas masaya ako dito eh. Sana maunawaan niyo yun. At kung maaari sana, huwag niyo munang iparating sa inay niyo. Baka masira ang pagtatrabaho niyo sa Singapore. Ha? Ako na lang magsasabi sa kanya pagdating niya. Pinadadala niyong pera at mga damit ang pangungulila niyo sa amin. Yun pala hindi po. Nay, minta-minta po namin kayo. Mahirap pala po. Ang walang mga magulang sumusubaybay. Hindi na nga po umuwi dito si tatay eh. Pinababayaan niya na po kami. Oo nga po, inay. Huwag po kayo mag-alala. Kaya naman namin ni ate. Kaya lang, naawa kami sa inyo. Dahil kada nagpapakahirap kayo din sa Singapore, niloko kayo ni itay. At baka ba akong malakabigyan ang problema si inay? Malalaman din naman niya. Bakit pa natin papatagalin? Kung ikaw, kaya mo magsinungaling. Ako, hindi. Totoo po, inay. Nakita namin si tatay. May kasamang ibang babae. Buntis pa nga po yung kasama ng babae. Di ba, ate? Totoo po yun, inay. Nanginom namin nakasama yung babae ni itay. Irma po ang pangalan niya. At habang po pinakikinggan po niyo ito, baka nanganak na po siya. Ha? Ilang po yun, inay? Sabi po ni itay, doon na lang po siya masaya. Sabi niya pa nga po, ang gawin lang po namin, ilihim lang po namin sa iyo lahat. Inay, yan ang pa po kayo magbabakason. Sana po,
na po. Nay, sana pumawa po si tatay na iwanan niya ang kanyang babae. Ginagawa mo! Nagpapakasarap ka dito sa babae mo! Ang kapal mo yung may... Ano ba tinatawag mo prinsipyo, ha? Ha? Mamili ka! Sinong gusto mo? Kami ng mga anak mo o yung babae mo? Mamili ka! Sinuntan ko siya para saktan din niya. Sukdula na ang galit na nararamdaman ko sa kanya. Mas nanaig pa rin ang pagmamahal ko at pag-uunawa. Hinintay kong saktan niya ako eh. Mabuti na lang, hindi niya ako sinaktan. Kung hindi, lalaban ako. Kung yun ang nangyari, baka mawala na ng tuluyan ang pagmamahal ko at pangunawa sa kanya. Ang sabi mo, pinamili mo siya. Sino ang pinili niya? Kaya nagpa siya akong bumalik sa Singapore. Para tapusin ang kontrata ko doon. Sayang din naman ang kikitain ko eh. Tapos, nalaman ko dun sa mga bata na pati yung pangmatrikulang pinadadala ko ay ginagastos ng walang hiyang ama nila dun sa babae niya. Kaya naisip kong bumalik sa Pilipinas. Magtutuos kami. Pumayag ba si Del Torres na hiwalayan ka? Hindi po. Mahal po ako talaga ni Rodel. Kaya nagpatuloy ang relasyon namin. Magkatulong po namin binuhay ang aming anak sa pamamagitan ng sarili naming pagsisikap. Bago naganap ang patayan kanina, hindi ba lamang ba kayo pinagbantaan ng asawa ni Del Torres o si Noemi Torres? Hindi naman po. Kahit minsan? Hindi po. Hindi kayo ginulo? Hindi po. Maliban na lang po kanina nang bigla siyang dumating at nag-iskandalo. Maaaring pag-isalaysay ngayon kung ano ang nakita mo kanina. Nag-uumpisa pa lang po mag-inuman sina Rodel at ang kaibigan namin si Ariel Macaspac at ang kapatid ko pong si Willie. Nasaan ka nun? Naando doon din po ako. Nagbabarbecue pero hindi po ako umiinom. Bigla na lang dumating si Noemi Torres. Oy, payaw! Tagtaga mo naman yung tagay mo! Bugla na lang ako, payaw. Oh. Alam mo namang mahina ako sa hard eh. Oh, love. Wala pa bang ano yan? Ay, nasusunog na yung isang yan, no? Ito na. Dali mo na rito yan. Ito mo yan, love, ha? Tatlo yan. Ayan. Which means... I love you, ha? I love you. Talaga itong mahal ko, eh. Happy birthday. Happy birthday. Thank you, thank you. Hey, alam mo talagang pinaghandaan ko itong birthday kong to, eh. At sinisiguro ko na hinding-hindi natin makakalimutan itong araw na to. Talaga hindi niyo makakalimutan ang araw na to. Lalo na ikaw. Noemi, huwag kang mag-iskandalo dito. Iskandalo? Ako mag-iskandalo? Hindi ito iskandalo. Ito ang iskandalo! Nakikiusap ako. Pwede ba mag-usap tayo na maayos? Doon tayo sa loob. Ah, sige. Pagbibigyan kita. Baka naman sabihin ng babae mo ay napakasama akong tao.
kung gusto mo, isama mo pa yung kulasisi mo. Pare, pasensya ka na. Bayaw, ikaw na bahala kay pare. Ako na bahala. Extenso ng impyerno sa lupa. Pero nasaan kaya ang pugad? Hanapin natin ang pugad. Nasaan kaya ang pugad? Ito ba? Hindi ito ang pugad. Ito? Ito nga. Ito ang pugad. Dito kayo nagtatampi sa usap kasalanan? Ha? May bata pa. Ito ba ang anak niyo sa kasalanan? Maputi ah. Naawa pa sa inyo ang Diyos. Hindi ka mukha. Hindi namin siya anak. Hindi niyo anak? Sinungaling! Ako pa, lulukohin mo, ha? Oo, anak namin siya. Alam mo naman yun, hindi ba? Kulang niya ako talaga. Kapal mo! Kapal mo! Hindi mo na nga kaya dalagaan kami ng mga anak mo. Nag-anak ka pa dyan sa babaeng yan. Pero mamatay ka sana. Mamatay ka sana. Pwede ba? Pwede ka bang makausap ng maayos? Bigyan mo ako ng kahihiyan! Kahihiyan? Marunong ka ng mahiya ngayon? Ha? Pero hindi ka nahiya nung kinabit mo yung babaeng yan? Ha? Tapos hihingi ka ng konting kahihiyan sa akin? Sino may kasalanan? Kasalanan? Ikaw ang lumayo sa aming mag-ama! Inabang ka sa akin, di ba? Ako ang nagpakahirap, hindi naman ikaw ah! Sino ba may kasalanan? Ikaw ang may kasalanan! Huwag ka sa tabi ako ang kasalanan! Hindi mo ako masisisi! Hindi mo na nga kaya alagaan mga anak natin! Nag-anak ka pa! Buklas ka lalaki! Hindi mo ako masisisi! Kahit minsan! Bakit kita sisisi, ha? Hindi kasalanan mo lahat! Hindi ko nakita sa'yo ginawa niya pag sisisi sa akin! Hindi ko kasalanan! Kasalanan mo! Kasalanan mo! Ikaw ang nagpipilit pumunta sa Singapore! Hindi totoo yan! Ano hindi? Ikaw ito ang nagpipilit pumunta ka? Iniwala mo kami! Ano ba naman kung hindi ako nagpunta doon? Ha? Nakinabang ka lang sa akin! Pagpasalamat ka sa akin! May utang na loob ka sa akin! Tumigil ka! Hindi ako titigil! Pag hindi ka tumigil... Pag hindi ako tumigil, ano? Sasaktan mo ako? Sige. Subukan mo! Papatayin muna kita. Ako papatayin mo? Papatayin mo ako? Gaga ka pala eh. Kung papatayin mo ka ako. Matapos ang imbestigasyon, naakusahan ng parricide si Noemi. At sa paglilitis sa hukuman, si Irma at si Noemi ang star witness ng magkabilang panig. Inulat ni Irma ang kwento niya sa imbestigador, samantalang sinalaysay din ni Noemi ang kanyang bersyon. Lubhang magkataliwas ang kanilang kwento. Naling! Hindi yan totoo! Huwag mong lulukohin ang korte! Napakasinungaling mo! Magsabi ka ng totoo! May I remind the counsel of the accused to advise his client to behave or else she'll be charged with contempt. Sinungaling siya! Sinungaling ka! Magsabi ka ng totoo! Stars! Ipaubaya mo na sa akin ito. Ako nang bahala sa kanya, man. Please. Calm down. I'm sorry, Your Honor. As counsel for the accused, I personally guarantee that the accused will behave herself in your honorable court from this time onwards. Thank you. You may proceed. Thank you, Your Honor. Miss Sanchez, gaano ka kalayo sa kinatatayuan ng napaslang na si Rodel Torres at ng nasasakdan na si Noemi Torres? Mga 2 metro. Maari bang pakiulit mo sa harapan ng kagalang-galang na hukom kung ano ang nakita mong ginawa ng nasasakdal na si Noemi Torres sa balisong na kinuha niya sa kanyang shoulder bag? Sinaksak po niya si Rodel Torres. At tinamaan ba si Rodel Torres? Opo. Saan bahagi ng kanyang katawan? Sa dibdib po.
Pagkatapos saksakin ni Noemi Torres sa dibdib, si Rodel Torres, ano pa nangyari? Niyakap po ni Rodel Torres si Noemi Torres. At ano naman ang iyong ginawa? Dali-dali po akong tumayo at mabilis po akong tumakbo. Bumalik sa kwarto. Hinugot ko po siya palabas sa kwarto. Inilayo ko siya sa may sinturon po niya. Rante! Juan! Rante! 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 Ginang Torres, anong dahilan kung bakit pinuntahan niyo ang asawa niyong si Rodel Torres nang dumating ka mula sa Singapore? Gusto ko po sana siyang kausapin. Dahil gusto kong malaman niya na kahit ano pa man yung kasalanan niya sa akin, pinatatawad ko na siya. Gusto ko rin sana makiusap na kung pwede umuwi na siya sa bahay namin. At nung magkita kayo, anong ginawa mo? Sinampal ko siya. Sinampal mo siya? At pagkatapos, Ginang Torres? Nagpunta ako sa bahay nila. Eh, hindi ko. Tumuloy ako dun sa silid nila. At doon ko nakita yung anak nila. Sa pagkakataon bang yun eh, tinanong mo kung kaninong anak ang batang yun? Hindi ko na kailangan itanong, alam ko na yung sagot eh. Maaari bang sabihin mo sa korteng ito kung kanino daw? Ang sabi ni Irma, hindi daw nila anak yun. Sinungaling talaga eh. Pero nung tinanong ko si Rodel, inamin niya na anak nila yun. Nagpapatunay lang talaga ang sinungaling tong Irma Sanchez na to. Nang malaman mong anak ni Ginoong Rodel Torres at Miss Irma Sanchez ang batang yun, anong ginawa mo? Siyempre nasuktan ako. Pero nagpakatatagod lang ako. Ang hirap niya kung sino pang may kasalanan siya pa yung mayabang eh. Tapos, sinigawan na ako ni Rodel. Eh di nagkasigawan na kami, kaya ayun, nagwala na siya. Naging violente na siya. Noong ang testigong si Miss Irma Sanchez ang nakuupo dyan, at sinabi mong sinungaling siya, maaari bang isalaysay mo sa hukumang ito kung ano talaga ang totoo nangyari nang magsigawan kayo ni Ginoong Rodel Torres? Kung hindi ko siya sinigawan, baka iba pa nangyari. Hindi, kung hindi niya ako sinigawan, baka iba pa nangyari. Soldier. Oh, anak namin siya. Ano pa kailan mo? May magagawa ka pa ba? Nanghiya ka talaga! Hayop ka! Alam mo? Hayop ka. Hindi mo na nga kayang alagaan kami ng mga anak mo. Nag-anak ka pa ng iba! Mamatay ka sana! Kapag hindi ka tumigil! Ano? Ha? Ano? Kapag hindi ako tumigil, ano? Sige.
papatayin kita kung kang lalapit. Subukan mo. Subukan mo. Nakdiya. Patayin kita eh. Ayon sa mababang hukuman, nagkasala ng parricide si Noemi. Ang desisyong ito ay sinang-ayunan din ng Korte Suprema. Mas pinaniwalaan ng Korte ang salaysay ni Irma. Sa pagkakatimbang ng kredibilidad ng mga saksi, nakita ng mababang hukuman at pinagtibay ng Korte Suprema na ang ginawi ni Irma sa pagtitestigo ay matapat, mahinahon, matiwasay, mariin at matuwid. Samantalang si Noemi naman ay parang hindi natural at seryoso sa kanyang pagsasalaysay. Ito'y patawa-tawa pa kahit walang nakakatawa sa sinasabi. Parang siya'y naglilibang lamang. Bukod dito, sinabi rin ng Korte Suprema na ang lugar ng mga sugat ni Rodel, ang posisyon niya at ni Amelia at ang kanya-kanyang lakas nila ay nakasira sa bersyon ni Noemi. Hindi ka panipaniwala na mapilipit niya ang kanyang katawan sa anggulong daraan sa kanyang kilikili ang balisong at ito'y tuturok sa dibdib ni Rodel. Sira ang kredibilidad at hindi ka panipaniwala si Noemi, pati na ang kanyang salaysay. Kaya't siya'y nasintensyahang mabilanggo ng hindi bababa sa 20 taon, isang araw hanggang 40 taon. Dapat sana matuwa ko dahil nagkaroon ng katarungan ng pagkamatay ni Rodel. Pero hindi. Mabigat din sa dibdib ko ang naging hatol sa'yo. Kung tutuusin, wala kang kasalanan. Ako may kasalanan, hindi ikaw. Sinira akong pamilya mo. Patawarin mo ko. Dapat din ako magdusa. Dapat din ako parusahan. Ang kaibahan lang natin, pagbabayaran mo yung kasalanan mo sa loob ng bilangguan. Samantalang ako, pagbabayaran ko yung kasalanan ko sa loob ng konsyensya ko. Habang buhay kong pagdurusahan sa konsyensya ko naging kasalanan ko, Noemi. Patawarin mo man ako. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kahit kailan. Ito po kami nagtatapos ngayong hapon. Sa lahat ng mag-asawa, tandaan po natin ang ating tungkuling maging tapat sa isa't isa
Laging magtulungan at magpisan. Totoo pong kung minsan maaaring magkahiwalay ang magkabiyak dahil sa hirap ng buhay. Ngunit sa mga pagkakataong ito, tayo'y dapat maging matatag sa pagtupad sa ating tungkulin bilang mag-asawa. Ang paghihiwalay ay gawing daan sa pagpapatibay ng samahan. Sa tibay at lakas ng kasal at pagmamahalan nakasalalay ang tibay at lakas ng pamilya. At sa tibay at lakas ng pamilya, nakasalalay ang tibay at lakas ng bansa. Ito po ang makatwirang pag-uugnayan na dapat ipaglaban mo. Masagana at maligong bagong taon po sa inyo lahat. Ikaw ang pag-asa, nasa iyo ang ligay. Sa piling mo, sinta di itang patulusa. Madilim na kahapon, di ko na alintana. Dahil sa'yo, sinta, buhay ko ay nang bago. Ano man ang mangyari, di kita. Thank you.